Nakaka-bored naman. Ano kaya magandang gawin? Alam ko na. Yun mga tol, ngayon magre-review na lang tayo ng ating helmet. Ayan, obvious naman naka-ready na yung mga kailangan natin. So, i-review natin ngayon kung paano tayo nag-setup ng pang-vlog natin, din ng helmet natin, at kung paano natin siya kinakabit sa loob. So, ang gamit kong helmet ay ito. Yan, ang KYT NFR. So far, yan pa lang ang helmet ko na ginagamit niya na. So, kung makikita niya, lagi siya na kikita na suot ko. So, let's go! So, hindi natin papakita yung ating mukha. No? So, ito nga pala yung ating helmet. And syempre, kailangan natin ng ito, chin mount from Telesin, no? So, hindi yan sponsor. Lahat yung binili. So, ito. J-mount. So, importante ito mga guys. Kasi para yung angle ng ating camera ay nakaganon. Okay? Meron namang ibang mount na ganito. Yung galing sa GoPro. So, pag kinabit mo siya, hindi na maganda yung angle. So, mamaya explain natin yan. Then, syempre, kailangan mo ng lock. Then, ito yung mic. So, ang binili kong mic ay ang Boya BY-M1. So, kaya nagustuhan ko siya kasi powered mic siya. So, kailangan mo lang mag... Ito, wait lang guys ha. So, kailangan mo lang maglagay ng battery. Unlike sa ibang mic na hindi na kailangan ng battery. So, nagustuhan ko siya kasi powered mic means mas maganda yung receive ng mic natin. Nakikita nyo naman sa mga vlog natin, di ba? So, rinig na rinig. Siyempre, kailangan natin ang ating camera, no? So, ang camera natin ay nakalagay sa Hulansi na hard case. So, nagustuhan ko rin siya kasi meron na siyang lagayan ng mic adapter. So, itong camera natin na ginagamit ay GoPro Hero 8. Okay, so guys, ito na ating loob ng ating KYT. So, una mong gagawin, syempre, tatanggalin natin yung mga padding ulit. So, last time, nag-tear down na tayo na ito, ano? Explain ko naman sa inyo kung paano tanggalin dito sa KYT NFR. Tanggalin natin para mas maganda yung spacing placing ng ating mga mic, no? So, ito, no need na. Then, ito, tanggalin din natin. Yan. So, huwag nating tanggalin all over. Kasi hindi naman kailangan. So, unang natin gagawin, pwesto natin tong mic. Ito, na masyado kasing mahaba yung wire. So, ginawa ko. Ano na lang. Ben! Tinape ko na lang. So, dito ko siya nilalagay sa likod. Kasi kung dito mo lalagay sa loob, dyan. Maano ka? Matagdon. May ilang ka kasi mas tatama sa mukha mo. So, lagay natin dyan. Ipasok na natin sa loob. Para hindi tayo mahirapan. Ano? Okay. Okay. Ayan. So, ayan. Secured na siya sa likod ng mga tol. Secured na ang ating mic wires. Napakaraming wires. So, pupul ko lang siya na on.
So dito na rin nakalawit yan dito, no. Then ito na yung mic. So mga tao, ito yung mic. So ito pilang natin siya ng bahagya. So ayan mga tao, nakatupi na. Tama naman, di ba? Then dito natin siya ilalagay, no. So ganyan lang ang pwesto niya. So kakapit ko na to, itong foam sa chin. Sa chin. Sa pisngi. Chick! Chick pad! Yan! Chick pad pala. So yan, kakapit na natin. So okay. Okay. Masok ka. Mukhang papaya. Masok ka. Ayun, mag-glass it? Ayun, mag-glass it. Ayan, matal. Okay. So, mas maganda kung yan, itong power mic natin. Dito kasi yung on and off niya, mga tal. Pwedeng pang smartphone lang. Kita nyo naman, di ba? Smartphone, then camera. So, ayan. So, secured na siya, di ba? So, okay, nandyan. Then, ito. Dito lang yan sa chin, sa ilalim ng pad. Then, mga tol, itong cover na to, binutasan ko. Ayan. Ito nyo. Diyan natin papasok yung ating wire, no? Ano ba yung wire yun? Isa yung plug para sa GoPro. Then ito yung pinaka mic. So later, ito. Nakikita niyo na kung paano ko siya ilalagay. So yun na mga tol, no? Nakabit ko na yung cheek pad. Itong mic na to, ito nyo ba? Ipapasok natin dito. Then ilalagay natin. So ito kasing KYT, may butas-butas na siya. Para siguro sa ano, sa init, ganun. So fortunately, meron parang nakaready na para sa atin, no? Ayan. So dito, medyo parang nagugulan ako yun, no? Pasensya na mga tol, no? Ayan! Ito nyo ba? Ito nyo ba? Ayan, ayan. Pasok natin sa foam para maging condenser na rin siya, no? So, sarado natin ulit. I-lock na natin to. Para hindi na masyadong magalaw ang mga wires. Kasi yung hirap ng ating pwesto, no? Yan. Okay. So, kita nyo naman, malinis. Walang mga nakalawit-lawit sa loob. Ano, diba? Walang naman nakalawit-lawit sa loob. So, ito na lang ang problema natin. Itong wire na to. Yan. Ano ba? Nakikita nyo ba mga tol? Itong wire na to. Yan. So dito lang naman yan sa chin natin. Hindi naman siya nakakasagabal, no? So kaya ito ang gusto kong gamitin. Una-una mga tol, secure siya. Kasi nakastrap siya sa baba mo, eh. So hindi ka na mag-aalangan kung nalaglag na ba siya o hindi. Diba? Kahit tumakbo ka ng 200 kilometers per hour dyan, hindi matatanggal yan.
Well, hindi man ako tumatakbo ng ganun. Shoutout sa mga vloggers natin naka-beat bike, no? Yung butas natin kanina, okay? Hindi natin napapasok to. Itong strap. Nasa inyo yan, mga tol, kung gusto nyo butasin. Hindi ko ina-advise na butasin nyo. Kasi helmet nyo yan. Pero for me, ito yung mga magandang naisip ko, mga tol. Well, na-try ko na rin siyang hindi butasin kasi nung una, OC talaga ako, no? Ayokong may ganun-ganun butas-butas. Ang ginawa ko, strap ko lang dito. So, pangit kasi yung hangin pumapasok sa loob. Ayan. Kaya nga may ganyan yan, purpose yan, para ma-block niya yung mga air. So, okay. Okay na. Pasok na natin. Then, i-strap na natin siya sa loob. Mga dudes. Si Architect Oliver. Yo, my dudes. Okay. Atensya na mga tol, medyo nahihirapan ako kasi ang hirap ng angulo natin. Ay. So, ayan siya. Ganyan ang pwesto niya. Si Telesin. Shout out, no? Telesin! Baka naman! Ayan! So, nakastrap niya sa loob. Ito. Ito yung strap. Then, ito. Then, yung wire na sinasabi ko kanina, ayan, nasa chin lang naman siya. So, yung baba naman natin, nandito lang, no? So, hindi naman siya naaabot. So, ayan, mga tol, no? Yung ating J-mount. So, importante siya kasi, pag kinabit siya ng ganyan, kita nyo naman, di ba? So, angulo na ating GoPro, baka diretso. Ayan, okay, di ba? Kapag ito ang ginamit nyo, mga dudes, mga tol, ayan, lock natin. So, ang GoPro nyo, nakayuko. Kaya, paggagawa kayo ng pang-vlogging nyo, bili rin kayo ng J-mount. So, dito lang naman ikakabit yan. Ayan. Ay, baliktad. Tanga. So, dito lang naman ikakabit yan. Then, nating GoPro. Ayan. Ayan. Siyempre, ilalock mo siya. Okay. So, ayan ha. Kita niyo yung purpose ng J-mount. Para maangat niyo siya. Para diretso yung tingin niya, hindi nakayoko, no? So, itong wire, syempre, wrap around mo lang ng ganun. Then, pasok sa banga. Ayun na! So, ready ka na mga tol, no? Ready na tayo mag-vlog. So, saan ang ating first step? First stop, mamaya, samahan niyo ako. Tatry natin to. Kung gaano ba yung angulo niya. Tsaka kung paano effective yung ating ginawa. Samahan niyo ako, i-try natin mamaya. Thank you.
test natin yung mic. So, okay naman, di ba?